Hindi po maganda yan. Kasi pag binitawan mo yan, yan, ganun man. What's up mga ka-lines? So, ngayong araw na to, itong video na to ay i-share ko sa inyo kung paano gamitin ang ito, TexCrow. Yan. Paano ang pag kabit nito? Kasi may iba nito, hindi alam ang paano pagkabit. So sa mga beginners lang din po. Tsaka yung gustong magkabit ng yero, no? Tsaka long span or ito pang metal. So ang kaibahan lang dito sa pangkahoy ay yun ay matulis dito. Matulis yung dulo ng pangkahoy. Ito naman ay pang metal, medyo malapad siya. Ayun, so wala tayong pangkahoy, hindi ko pakita sa inyo, so pang metal lang, no? So kukuha tayo ng hero. Yan. Ito yung long span natin. Kita nyo? Yan yung dito yung lalagyan natin ng kanal. Dito na papakuanan yung manang kanal nito. Kailangan po natin ito, yung screw holder, kailangan ng malinis to, at dito natin papasok yan. For beginners lang po ah, kasi ito mahirap pag hindi ito, hindi alam ng gagamit nito, mahihirapan. So yan ang paggamit niya mga ka-lines ay kailangan po natin ng ganito. So ganito ang hawak natin, tapos ipapasok natin yung butas, yung ulo dito sa butas. Tapos yung iba kasi yung gumagamit na nito ay paganyan. So binibitawanan nila to, no? Binibitawanan nila yung TexCrow. So hindi po maganda yan kasi pag binitawan mo yan, ganun mangyari po niyan. Pag binibitawan natin yan, ganun ang mangyari. So, kailangan po natin ng huwag niyang bibitawan. Hawakan po natin. Yan. So, pag ganyan yung hawak. Ganyan. Tamang paghigpit lang ating TexCrow. Ayan. Ayan po ang tamang pag TexCrow sa long span o kahit anong yero po. Hawakan natin yung ano, para hindi pa na itumba-tumba, no? So yun. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa Mirai TV Vlog. At sana may natutunan kayo itong bago kong video. Simply but surely. Bye-bye!